ko. Ayan, guys, ha? Oh, nako! Ayos! Okay, mga kapatid, guys, time check. It's 2:45. Tila natin dito sa oras ni Macy, o yung pangalan ng PCX ko. So guys, 2:35. Ayan, 2:35 dito sa kay Macy. So again, time check tayo, ha. 2:35. So titingnan natin after quarantine. This will be the first time na magra-ride ako ng medyo malayo-layo. Try lang natin kung kakayanin. Ngayon, since may mga implementing quarantine pa sa bawat sa bawat city na madadaanan natin, pag may nadaanan tayong mga checkpoint na hindi tayo pinadadaan, susunod lang tayo, okay? Kumbaga, ngayon is just a ride testing the waters. Kasi nga, bumaba na tayo from ECQ, naging GCQ na tayo, di ba? And some of the cities na dadaanan natin is under MCQ na. Yeah. Okay. So, time check is 2:35. Again, guys, bakit ko gusto, bakit gantong oras tayo magra-ride? Okay. Ulitin ko lang, ha. Ewan, nabanggit ko na ba? Ulitin eh. Well, anyway, the reason why ganitong oras tayo nagra-ride is, of course, mas prefer ko tong ganitong oras. Kasi, unang-una, yan o, tingnan nyo naman ang kalsada. Wow! Parang nilatag na para sa'yo, para daanan mo. So, ayan. So, ayan. Yun yung unang rason. Ang anawa, siyempre, walang dumadaan, less traffic, di ba? Okay. So, kung less traffic, mas smooth, saka mas masarap mag-ride. Di ba? Tatlo, mas malamig pagka ganito. Although, okay lang naman din sa akin, kahit day ride at medyo mainit, kasi nasanay din naman tayo sa ganung klaseng ride. Given a choice, siyempre, mas maganda bumiyahe ng gabi para at least doon sa wala ng traffic, hindi ko maaliwanas pa. Okay. So, ngayon, nandito na tayo sa may C4, the Botas. So far, dati may checkpoint dito eh. Ngayon, ayan, medyo maluwang na. Wala na akong nakikita ng checkpoint. Papuntang Arten. Okay. Ngayon, guys. Nandito. Nagkaroon nga pala ako ng video. Next video ko, mga quick practical tips lang para makaiwas tayo sa disgrasya. Tawag dito, ano yan? Kaya lang,
Ah, yung mga magtitigaton. Yung mga magtitigaton. O, oh, yun, checkpoint. Ah, hindi, roadblock lang. Ito kasi fishport na to eh. Road 10 fishport. Okay. So, ganitong oras, madaling araw. Graveyard shift. Punta ka. Eh, ano, oras ng biyahe ng mga, ay, biyahe ko ba? Trabaho na makakapit natin dyan sa fishport. Parang ba? Parang nababasa yung shift ng helmet ko. Uy, naku naman! Nakaberde, oh! Pero may mga tumatawin. Okay, guys. Yan, ha? Ingat kayo sa mga ganyan. Hindi po rin nakaberde na. Eh, safe na kayong dumaan. Eh, kung yung mga nakapula na nga, eh, nadidisgrasya, eh. Yan ba kayong nakaberte? So, ingat lang sa mga intersection. But anyway, going back dun sa sinasabi ko kanina, nagkaroon ako ng video, guys. Practical tips lang naman. Kasi, hindi naman natin maiiwasan na kaya nga tayo nagpumunta. Paminsan, nagmamadali talaga tayo, di ba? And pagka-traffic, syempre, isigit tayo. Pero maiba ako. Guys, itong parte na to, para sa mga rider na dadaan dito, okay, this is C3. Tawag dito, maraming ginagawa dito. Ngayon, kita nyo, nag-hazard ako, di ba? May dahilan yan. Kasi maraming ginagawa dito. Ayan, oh. Ongoing construction. Yung build. From Pier to... Ayan, ang dami, di ba? From Pier to Enlex. Kumbaga, rekta na yung mga... Uy, ano to? Ba't ganyan? Rekta na yung mga... tawag dito rekta na yung mga track. So kung makikita nyo, guys, ang dami ginagawa dyan. Ngayon ang problema dyan is paiba-iba yung posisyon ng mga gumagawa. Ngayon yung mga rider na tumadaan dyan, unaware sila dun sa mga falling debris o yung mga buhangin na paminsan na hindi nalilinis ng mga gumagawa. Ngayon ang problema dyan, pagka sumisingit sa gilid, umi-slide. Okay. At isang malalang nangyari dyan is siyempre mga truck at dumadaan eh. Teritoryo ng mga truck dito eh, di ba? Tawag dito, hindi nyo nakita may buhangin. So, office night siya. Kaya nagkataon, nakatikit siya sa truck. Yun. Hiniling ang kinalabasan. So, napaka-tragic, guys. So, dun sa mga rider na dadaan doon, guys, wala ka. Nangyari dito sa hiliro ko. At ganito. Kaya, tabi nga muna tayo. Tingnan nyo naman, oh, lalaki yan, oh. Diba? So, kailangan extra caution itong gagawin pagka nagbamaneho ko dito sa bandang to kasi puro truck at dumadaan dito. Okay. Okay, berte. So, hoy naman kuya, tingin-tingin din sa kanan. Hindi ko. Ayan, guys, ha. O, naku! Ayos! Kikita niyo yun. Walang go-go doon. Walang stop. Tato pa pa sa iba-ibang lugar. Kailangan aralin mo. Kita mo yung pedicab na yun. Pa, isa. Anong nangyari dito sa truck na to?
guys, makita nyo naman ngayon, magbibigay ako ng mga tips, practical tips doon sa next video ko regarding sa pagsigit. Ay, bilaw, means go faster. Okay. Ayan, ibang sitwasyon naman pag ganitong stoplight dito sa Tondo. Tondo na kasi to eh. Sa bandang Moriones, ibang sitwasyon to. Kunyari, naka-stop tayo. Payo ko sa mga rider, kung may pagkakataong kayo na tumawid, na ligtas, katulad yan, ayan. Wala naman dadaan, ayan. Meron naka-red tayo. Delikado kasi, yung mga ganong lugar, lalo na patay ang ilaw, madilim, wala masyadong tao, yan yung mga delegadong parte ng Tondo eh. Na pagka huminto ka, ay alam na this, nag-aabang na si paring snatcher at old dapper. Okay, kaya mas ligtas pa para sa akin ha, ang umabante ka kahit na stoplight. Pero kailangan ligtas, di ba? Walang dadaan, walang tatawid, para sure na ligtas ka pagka dadaan ka sa stoplight. Anyway, tulad nito. Yan. Wow! Tingnan mo naman ang kalsada. Parang ginawa lang para sa'yo. Yan ah. Okay. So, nandito na tayo sa may papasok ng... saan nga ba ito? Yan ah, basta lagpas ng tulay. Okay. At ayun na po ang mga truck. Ayan na. Ayan, ito si Yorme. Si Yorme Isko. Napapanot na eh. Sa dami ng mga pagkakay dito sa may pita eh. Okay guys, dito na tayo sa may rotonda. Ang dating luma ko, yung lumang VIR. So, wala pa yata 7 minutes. Dito na tayo. Biyahe. Bago pa ng takbo natin ha. Normally pagka ganito, ang takbo ko nito siguro nasa 80 na mahigit. Kasi wala naman sakyan eh. Eh since nagbablog ako. Ano ang gagawin dito sa... Alam nyo yung rotonda na yan. Gusto nila yung tanggalin niya kasi kapit lang eh. Okay po na. Guys, again, nasa sitwasyon tayong napaka-delikado pagka-hubito ka. So, might as well go. Okay? Tapos, siguraduhin nila pagka-tumawid kayo, ligtas kayo. Walang ibang sasakyan na dumadaan. Okay? Huwag kang tumatawid. Walang sasakyan. Tulad dito. Isa pa rin hotspot to eh. But anyway, katulad yan. Pag huminto ka dito, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Alam na this. So, go! Okay! Papadaan na kaya dito sa Ross Boulevard? Alam ko dito sa Ross Boulevard na ginagawa ito eh. So, let's check. Oh, yun, tama. Hindi pa nga sila nagpapadaan. Ginagawa pa kasi yung part na yan eh. So, kailangan natin dito sa loob. Again, so, blind side ng mga truck sa pagliko. Guys! Tulad dito, yan o. Oh. Yan. Uy! Lalaki po. Ayos lang. Tapos lang tayo, may garap na sakit sa atin. Tatawag lang. Dito tayo sa loob dumaan. Guys, yung mga blind side ha, pagkakakanan kayo o lilipo kayo na may kasabay kayong truck, may tinatawag na blind side yan. Ang linis ng luneta. Woo! Yeah, boy! Yan na, laging ganito sa luneta kahit umaga. Ang linis.
Kasi paminsan sinasalak yung dati. Well, anyway, going back to sinasabi ko, yung mga safety tips, mga kapatid, guys, sa next video ko, pakiantabayanin nyo, ha? Practical tips siya, mga kapatid. Lahat ko na ibibigay kong tips doon. Sigurado ako, pakikinabangan nyo at sana makatulong sa inyo. Okay? So, hinto muna tayo. Yusip yung side mirror ko. Okay, guys. Sorry ah. Minto lang ako kasi inayos ko yung side mirror ko. Medyo maluwang siya eh. So, yan. Okay na siya. So, biyahe na tayo. Okay. So, teka, let's. Bumba. So again, yan, stop yan. Although UN na yata ito eh. By the way, dito nga pala tayo dumaan sa ano ah. Sa loob kasi ginagawa yung Ross Boulevard. Alam ko labas dito sa may Vito Ross, doon pa lang makakalabas ng Ross Boulevard. Well, anyway, so far so good, kung biyahin natin, wala naman tayo nakikita ng mga checkpoint na nagbabawal para sa mga rider na dumaan. Although ayan, stop light na naman. Dito na tayo sa bandang Ermita. Okay, so madaling araw naman. Ang dami delivery nila kuya. Ayos siya, kuya. Ingat ka na sa biyahe. Okay. Nakikita nyo dito, mga kapatid, dito sa kasadang to, sa may bandang Ermita, ang dami yung mga maliliit na iskirita. Okay, ayan, ang dami, oh. Ngayon, guys, pagkatataan kayo ng madaling araw sa mga maliliit na iskirita yan, huwag kayong magdadalawang isip na pumusina. Ha? Ayan guys, ha? Another quick tip yan. Kasama doon sa susunod yung video, ha? Practical na practical yan, guys. Napaka basic yan. Napaka simple. Pero malaking bagay yan na may tutulong sa inyo para maiiwas kayo sa disgrasya. Okay? Anong purpose yan? Of course, siyempre, para hindi na tayo sa Malati Church. So, sundiyahin natin, ha? Well, anyway, nakita nyo, stop. Madaling araw, alangan eh, madilim. Ingat lang. Yan sa dire-diretso. Pero hindi pala kumukutigot. 5.99, 5 hours? Grabe, mahal naman. Ay, hindi pa ako nakakapasok sa ganyan, ha? Ay, hindi na! Well, anyway, balik na nga tayo dito sa vlog ko. Ang purpose ng pagpusina natin, pagdadaan tayo sa mga maliliit na iskinita, is of course para mabalaan natin kung merong man dadaan. Mag-i-intersect dun sa daan natin. Di ba? Ipapadaan na ba dyan? Para sigurado tingnan natin. Mukhang nagpapadaan eh. Tingnan natin. Alam ko kasi sa Vito Ross pa to eh. Okay, tingnan natin ha. Tingnan natin ha. O, nagpapadaan. Ayun, si Kuyang Enmax o, dumaan dun eh. Okay, so nagpapadaan na sa Ross Boulevard. Kaso stop eh. Kuya, wala namang ibang sasakyan na dadaan eh. Diretso ka na. Okay. So, kita nyo yan ang ginagawa sa Ross Boulevard, no? Op, kuya, makikiraan muna. Thanks. So, ayan. Guys, nandito na tayo sa Ross Boulevard. So, nagpapadaan na pala.
sa part ng ayun, Quirino, no? Quirino na yun. Okay. So, dito medyo paspas tayo. Mas bigoy na ba ito eh. Ingat na lang, ingat. Baka may mga videos good eh. So, ito, hindi ko nahihintuan to. Nasa PICC na tayo, guys. Hindi ko nahihintuan to. Basta tingin-tingin na sa kanan, kaliwa, tingnan nyo, ha? Yung safe na dumaan. Kasi guys, ito, sinasabi ko ulit yung hindi ko. Bakit? Bakit ako dumidiretso sa mga stoplight na nakapula? Kasi guys, ganito. Pagka ganitong oras, sa mga stoplight na dinaanan ko, alanganin yan. Basta ito kong alanganin, pag dumitura dyan, sigurado, sabitin ka ng world upper sa kanilang mga stopper. O kaya yung mga nag-trip. Okay? Kaya kung sa tingin mo naman na safe ka tumawid ng intersection, kahit na kulay po na yung ilaw, dumaan ka. Mag-ingat ka lang. Okay? Yan ay pagka nakaalanganin mo ang sinang ating ito dito. Okay. Time check natin. History of that. Malis tayo ng ano bon 2:35 ganon, di ba? So, mabilis ang biyahin natin, guys. Mabilis, mabilis. Dito na tayo sa Pasay. Okay! Pasay na! Tignan mo naman ang kalsada. Up! Grabe! So, para tayo na sa zombie land. Okay, pagkasa tabi ng truck, medyo alanganin ang espasyo mo sa truck. Huwag kalilimot ang pupusina. Okay, kaya humihit nakahinto yung truck na yan o hindi. Basta alanganin ang distansya mo sa pagitan o yung pagitan nyo ng truck ay alanganin. Distansya sa pagitan nyo ng truck ay alanganin. Huwag kakalimutan pupusina. Tayo sa baklaran, kalalagpas na ng baklaran. Oop, ayan. Stop na, guys, stop. Dito tayo sa may intersection. Pero to, gogo na ako dito, guys. Gaya na sinabi ko sa inyo, alanganin to. Marami rin tarantado dito na ganitong oras eh. So, kalalagpas lang natin ng Asyana. Tayo sa lugar. Ayun! Nung isang video ko kasi, sabi ko, magbabanggit ako ng mga pangalan ng kasino. Magbabanggit yung City of Dreams, Resort World, Nevada. Sabi ko, mayroon pa akong isa na hindi nababanggit. So, yun, natanong ko. Soler! Yun, Soler! Soler na pala. Eto guys, yung intersection naman nito dito sa may papasok ng Coastal Cavitex. Well, no choice tayo. Kailangan natin huminto dito. Kailangan mo lang tamang alisto ka ha para sa mga rider. Kasi again, madilim itong lugar na to at marami rin tarantado dito. Sabi nila,
na-clear na raw nila yung mga tarantado dito, pero I doubt, huwag tayo magpaka siguro. Kita nyo naman yan, no? Kung ako tatanungin nyo, delikado pa rin siya. Okay? So, again, tingin-tingin. So far, so good. Ilang segundo? Ito kasi mahirap dito eh, no? Wala nakalagay na segundo doon sa stoplight. Another tip ko pala sa inyo, guys. Pag nasa intersection kayo, kaya nakahinto kayo. Kasi normally, pagka nasa intersection tayo, relax tayo, di ba? Nakatingin tayo doon sa, ano, nakatingin tayo doon sa harapan. Guys, payo ko sa inyo. Pagka nasa intersection kayo, don't keep your guards down. At ang isa pang titingnan nyo is yung side mirror nyo o yung rear mirror nyo. Okay? So, alam bakit? Kasi may mga pagkakataon yung mga sasakyan. Di natin alam. Nawawalan ng preno. Nangyayari yan madalas sa truck. So, alisto kayo. Kung sa tingin nyo yung nasa likod nyo parang hindi po may preno, abay! Alam nyo na, gagawin nyo, umabanti na kayo. O kaya, tumabi kayo. So, isa yan sa mga tip na ibibigay ko, guys, sa next video ko. Okay? Isa yan. Isa yan sa mga tip na ibibigay ko. O, nandito na tayo sa may papunta Las Piñas. Ito ang road na to, usually to. Dito talaga dumadaan ang mga motor. Lalo na yung mga less than 400cc. Tulad natin. So, ayan. Linis naman, grabe! Ito ay na. Linis, grabe, linis. Pero alam nyo guys, pagka dumaan kayo dito na umaga. Ako! Good luck sa inyo. Dito, mura gasolina eh. Yan, oh, dyan. Ito, mura gasolina dyan eh. Oh. Hindi lahat alam, pero mura gasolina dyan. Pero meron pa rin tayong malagaanan na mas mura dyan. Alam ko, yung sa may bandang matagaytay, ano eh. 38 per liter. Guys, grabe, 38 per liter. Ngayon ah. 38 per liter, guys. So, pag nadaanan natin yun, makahaga tayo. Although makami pa naman laman ko si Lacey. So, eto, yan. Isa to sa mga dahilan. Pwede na dumaan, kuya. Yan ako, kuya. Yan, nakita niyo yan. Yan yung mga isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng traffic dito. Sa dami ng ginagawa. At kahit na maayos ang kalsada, ginagawa pa rin. Ang lupet, di ba? Tama pa. So, ayun. Ito. Ingat kayo dito. Pagkaan doon, ha? Maraming mga tricycle dyan, pabibo. Walang tingin-tingin, basta tawin. Okay, so dito tayo sa tulay, papasok. Dito normally may checkpoint eh, dito natin. So far so good, malinis. Pagdaan nyo dito guys ha, sa may simbahan, saka dito. Checkpoint na, checkpoint ba to? Ay, hindi. Natural lang. Grabe, gising na ang mga tao. Ba, sarado ha. Sarado palengke. Hindi mala. Oh, nangyari kuya. Ay, kami sa alam nyo, ang saya ding bumiyay ng gantong oras eh. Kasi ang dami nakikita na hindi mo nakikita sa umaga eh. Although delikado, masaya din.
Pero yung palengking yun, hindi mo na nakita, nakasarado yun. Oh, kasi yung bukas yun eh. Hindi nagsasarado yun eh. Hindi sarado siya. Ba't kaya pinasarap? Okay. So, ayan. Yung ginagawa na naman. Hindi maubusan ang ginagawa dito, sinasabi sa inyo. Ganon kasisipag ang mga tao dito, ultimong maayos na lugar, ginagawa pa rin. Ganon siya kalupit. Ayan, oh, kita mo. Oh, saan ka pa? Yeah, boy. Ultimong maayos na kalsada, ginagawa pa rin. Kaya kutos. Sino na yung mga nagpapagawa niyan dito? Ayos. Okay, dito yung Petron dito. Kung ikaw, Petron, paano Petron? Gasoline station. Guys, eto, dito. Ayan, mura to. Murang Petron dito, guys. Nasabi ko sa inyo. Isa yan doon sa mga murang gasolina. Eto, itong Petron dito. Okay, go! Buti na lang kasi wala ako talagang bala kuminto dito. Again, guys, hindi dahil sa kasaway ako, ha. Nag-iingat lang ako, mga kapatid. Ikaw mga nandung pa sa intersection na anang-anin, yung pwesto pa. Hindi kong madilim, wala masyadong tao. Kumbaga, delikado po sa holdapper, kung sa snatcher. Para sa akin, ha, pananaw ko. Mas safer pa kung i-diretso mo na. Kahit na nakapula ka. Nakita niyo yun, guys. Bumoto, tinutulak yung sa pangunito. Ito ba yun? O bisikleta yung tinutulak niya. Well, anyway, doesn't matter naman eh. Tinutulak niya sa pamamagitan ng pagtulak ng paa niya. Yung ganun. Ang dami ko nakikita noon, guys, eh. Kasi yun yung mga diskarte, eh. Ng mga isang rider, actually. Pero you know what, guys? Napaka-delikado noon. Promise. Ang dami pwedeng mangyari sa masama sa inyo doon. Hindi lang doon sa nagtutulak, pati doon sa tinutulak. Every time na... Isang note lang, guys. Every time na... May dalawang, sabihin na natin, maging specific tayo. Sabihin ko sana, 2 vehicles eh. With different speed. Okay? Eh, sabihin ko na lang, dalawang motor o dalawang sasakyan. Pagka may dalawang sasakyan, ayan, may ginagawa na naman. Okay, mabalik tayo. Pag may, teka, dito. Dito, isa rin itong lugar na to na may checkpoint eh. Diba? Himala, wala rin checkpoint. Nakatulog si sir. Napagod siya umaga. Umaga kasi yung shift siya. Kaya nagpapay niya siya sa gabi. Kaya naman eh. Hindi ko naman sinasabing natutulog sila sa oras ng trabaho. Hindi ko sinasabi yun ha. Ang sinasabing ganun. Ang sinasabi ko, nagpapay niya si sir. But anyway, going back to sa... pagtutulak ng motor sa pamamagitan ng paa. Guys, napaka-delikado no. Hanggang pare, I don't recommend you doing that. I discourage you doing that para doon sa mga riders. Kasi, one explanation of that is yung pagka ang dalawang sasakyan, pili na magkaiba ang speed at a given moment of time. Tendency niyan, disgrasya ang mangyayari. Kaya katulad nun, guys, hindi siya nakafix eh. Kasi tinutulak, unlike yung sa towing, nakahook ng bakal eh, di ba? Yung hinihila. Kaya huminto yung isa, yung nasa harapan, hihinto rin yung nasa likod na hinihila. Okay? Teka lang. Pwede kayang... Teka lang, tingnan natin kung may nanguhuli. Ay, hindi. Larangan na nila eh.
Pinakaangani daw. Ha? Pwede ba dyan, kuya? Okay, sabi mo, pwede. Ay! Ang layo kasi ng U-turn. Kaya ayun. Ang layo ng U-turn dun eh. Pero pagka umaga, again, wala naman tao eh. Delikado eh. Ganyan naman tayo mga Pinoy, di ba? Kasi makakalimutan. Anyway, just make sure, hindi ko kayo inuuskahan kasi ako, gawain ko din yan paninsan. Just make sure na nagagawin yun, mag-iingat kayo, ha? Tignan nyo, kung may tatawid, may dadaan. Okay? So, nandito na tayo sa May Las Piñas sa General Hospital. Ngayon, wala, makapagawa siya sa akin. Again, guys, the logic behind na bakit delikado yung pagtutulak ng motor sa pamamagitan ng paa is hindi kontrolado nung isang motor o kung sino mang tinutulak ng motor kung makakasunod siya dun sa speed na binibigay nung nagtutulak. Okay? So, tendency yan, pag hindi siya nakasabay dun sa speed ng motor na nagtutulak, ay, alam na, this. Disgrasya, mga kapatid. But anyway, guys, nandito na tayo. Alam po dito, sarado to eh. Malayo ang ipunan natin dito kasi hindi nagpapadaan doon sa Malaysia. Yun, tama. So, malayo ang iikutan natin ito, ha. Para sa mga nagtitipid ng gasolina, asakit. Uy, nako, ano meron, kuya? Ah, papasok. Ay, karang, kuya, ha? Dito, guys, ingat kayo pagpasok nyo sa kaliwa, ha? Kasi yung mga sasakyan dun sa flyover, mabilis ang takbo. Eh, yung U-turn tayo, kailangan natin pumunta dun sa U-turn. So, don't be ingat, ha? Okay! Ayan na. U-turn tayo dito. Tapos kakanan tayo dito. Akala nyo, yun na, no? Hindi, ha? Kakanan pa tayo. Kakanan. Tapos pagdating sa dulo, akala nyo, yun na, ha? Hindi, U-turn ka pa uli. Oh, sorry, overshoot ako, kuya. Hi, Paul. Maganda sana, biluksan na lang ko, no? Para hindi na tayo mag-U-turn pa dun sa underpass. Ay, supply over. Punta, nakadiretso, open. Didiretso na lang tayo, di ba? Kaso hindi, eh. Sa bagay, akit kasi ito, eh. So, give way din sa mga packet. So, dito tayo mag-U-turn. O, nakita niyo yan, di ba? Liligo na si kuya. Kuya truck. Eh, nandun siya sa kanan. Pero sumesay niya siya ng liligo. So, ibig sabihin, guys, tumistansya na tayo dun sa kaliwa niya. Kasi... may nakita akong quiet pocket.